Marami pong nagre-request sa akin na mag-vlog daw ako ng tungkol naman sa Isuzu. Bakit daw hindi gumagawa ng kotse ang Isuzu? Bakit daw puro diesel engine ang gamit nila? At marami rin syempre nagtatanong kung okay daw ba ang mga gawa ng Isuzu. So para po sa inyong mga nag-request, ito po ang ilang mga bagay na maaaring hindi nyo alam tungkol sa Isuzu. So ako po si Kuya Mikmik. Welcome or welcome back sa DNA. Kung ang pangalan ng ibang mga sikat na Japanese car brands ay kinuha sa mga apelyido ng founders nito, katulad ni Soichiro Honda, Michio Suzuki, at syempre ang Toyota naman ay kinuha kay Kiichiro Toyoda. Naging Toyota lang po yan kasi hindi daw pumabigkas ng mga American ang Toyoda. Well anyway, ang Isuzu ay hindi po kinuha sa apelyido ng founder nito. Ang pangalang Isuzu ay galing po sa isang sikat na ilog sa Japan. At yan po ay ang Isuzu River. Ang unang Japanese car ay tinawag na Takuri. Ito po ay ginawa noong 1907, pero 10 lang po ang ginawa niyan. Ang makina po nito ay 2-stroke engine na may nakakalulang 10 horsepower. At kaya po nitong mag-accelerate ng 0 to 60 in 3 days. At ang company po na responsible sa paggawa niyan ay later on naging Isuzu. Ang mga unang bus na ginamit po ng mga Japanese ay gawa rin po ng Isuzu. Hindi po ito katulad ng mga bus sa Amerika na mayroong nguso. Ito po yung tinatawag nilang may forward cab or yung walang nguso. Pagkatapos, gumagamit na po ito ng air brakes na hanggang sa ngayon ay ginagamit pa rin ng mga modern bus. Ito po ay noong 1930s. Dito na rin po nagsimula ang makilala ang Isuzu bilang mahusay na manufacturer ng mga bus at trucks. Kahit po naging mahigpit na magkalaban ang mga Americans at Japanese noong World War II, nung matapos naman ng gera, 1946, ay kinomisyon ng American Army ang Isuzu para gumawa ng 4,600 units ng 6x6 trucks. Ganun po kabilib ang American Army sa mga trucks na gawa ng Isuzu. 1950s naman guys, nagsimulang ilabas ng Isuzu ang mga light trucks nila na tinawag na N-Series. And for the next 30 years ay milyon-milyon po ang gumamit niyan. Including na po ang mga Pinoy. Actually nagkaroon ako niyan eh. Noong meron po akong construction and hardware business. Masikat po ito dito sa atin sa tawag na ELF. By 1960s guys, ay very established na ang Isuzu sa larangan ng trucks. Pero sa dekada rin ito ay nag-start silang maglabas ng kotse para naman sa American market. At ang una nilang ilabas ay ang Isuzu Belel. At para makilala sila ng gusto sa US, pumartner po sila sa GM. Kaya ang mga gawa po noon ng Isuzu ay nabebenta sa US, pero ang badge po nito ay kuminsan Pontiac, kuminsan naman Chevrolet. Katulad po ng pickup nila na tinatawag na Chevy Love. Acronym po ito for Light Utility Vehicle. Dito naman sa atin, kilala po yan as Isuzu KB Pickup. Noong 70s at saka 80s naman guys, napakaraming taxi dito sa Pilipinas na Isuzu Gemini. Natatandaan ko po ito kasi kapag namamasyal kami sa Luneta o kaya naman pag pumupunta kami ng Baguio, madalas po akong masakay sa mga taxing Gemini. Elementary days ko po ito. Hindi ko po makakalimutan yung mga malalaking mechanical na taxi meter nito na nakalagay sa mga dashboard nila. At ang una ko pong sasakyan ay isang owner na may makina na Isuzu Gemini. So para dun po sa mga nagwa-wonder kung hindi ba gumagawa talaga ng kotse ang Isuzu, once upon a time ay gumagawa din po talaga sila ng mga kotse. Actually gumawa din sila ng mga sports coupe. Kasi pumartner po sila sa British company na Lotus. Ito pong Lotus ay sikat sa paggawa ng mga sports car. At ang partnership po ng Lotus at saka ng Isuzu ay nagbunga ng isang kotse na tinatawag na Impulse. Noong 80s guys, ay sumikat ng husto ang Isuzu sa Amerika dahil sa series ng mga nakakatuwang commercials nito
na may isang fictional na karakter na tinatawag na si Joe Isuzu. Hi, I'm Joe Isuzu. Ito pong si Joe Isuzu ay isang car salesman na parating kasinungalingan ang sinasabi niya. Here, in my factory, I equip these iMarks with millions of standard features. Kumbaga parang reverse psychology ang ginawa ng Isuzu noon na bumenta naman ng gusto sa mga tao at nagresulta sa maraming sales ng mga units ng Isuzu. Pagdating naman po ng 90s, nanawa na po ang mga tao sa paulit-ulit na commercial ni Joe Isuzu. At ito na rin po ang dekada kung saan unti-unting humina ang sales ng Isuzu sa kotse. Kaya mas nag-focus po sila sa mga pickup, SUV at saka mga trucks. Taflong battery, the heart of the vehicle. Although matagal na po ang Isuzu in terms of history, dito po sa Pilipinas ay nabuo lang ang Isuzu Philippines noong August of 1995. At ang nagmamay-ari po nito ay 35% sa Isuzu Motors Limited, 35% naman po ay sa Mitsubishi Corporation, 15% ay sa Ayala, at ang remaining 15% ay sa Rizal Banking Corporation. Sa ngayon guys, patuloy po ang Isuzu sa paggawa ng mga quality vehicles katulad ng mga trucks, pickups at saka mga SUV. Wala nga lang talaga silang gawang mga cars. Okay lang yan guys kasi alam nyo, may mga car brands naman na sikat sila sa kotse pero wala naman silang gawang mga trucks. Kanya-kanyang market lang talaga yan. Pero pagdating po sa diesel engine, ang Isuzu ay synonymous po talaga yan sa efficiency at saka durability. Kaya para doon po sa mga nagtatanong kung okay ba ang mga gawa ng Isuzu, okay na okay po yan. Actually, pati resale value po ng Isuzu ay maganda din. Kaya kung bibili kayo ng Isuzu, sulit po yan kasi matibay. Pagkatapos, kapag gusto nyo nang ibenta ito uli, ay mataas nyo rin po itong maibebenta kumpara sa other car brands. So I hope na na-enjoy nyo itong konting kwentuhan natin tungkol sa Isuzu. Huwag nyo po sanang kakalimutang mag-like. At para naman po dun sa mga hindi pa nagsusubscribe, pakipindot nyo na po yan subscribe button. Pati na yon notification bell. Very satisfying po yan, promise. Muli ito si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!